Good afternoon. Good afternoon, parang National founder ng MMTF. Mataan ang masa task force si founder Samuel Salmiron. Okay pa ba kayo? Actually, naintindihan ko po yung mga nararamdaman ninyo. Sobrang init po kasi talaga. Kaya ano, next time magdala ko ng electric fan, tag-isa kayo lahat. Joke lang po. So, okay lang po ba? Palakpakan nga po muna natin ang bawat isa sa atin. So, siguro wala naman na yung ating mga guest supporters. Bakit kahit wala na po sila dito dahil sa kanilang panahon, binigay po sa atin para suportahan ko ang MTF buong Region 1. Thank you po sa mga bisita at sa mga guest po natin from the Mayor's Office, Vice Mayor at saka sa mga councilors at ang ating retired Police Brigadier General Pama, thank you po sa kanilang pagdating. Thank you din po, ma'am, sa inyong pag-invite sa kanila. Grabe po. So, iba po talagang nagagawa ng MMTF kasi ang dami natin mga bagong kakilala, kaibigan, na kung saan nasa larangan man ng politiko, nasa larangan man ng industriya ng PNP, pero lahat po sila nagbibigay ng suporta sa MMTF. Kaya palakpakan po natin sila. So, siyempre, ang ating mga bisita from NCR, Cubao Chapters, at ang ating from National IT. So, thank you po, Sir John. At ang ating team, National Office, Ate Emeline, thank you po sa inyong pagbigay ng tiwala at suporta sa atin sa MMTF. At the same time, ang ating chapter president na kung saan ang gagaling sa iba't ibang lugar, hindi ko na siguro isa-isahin kasi ito po, hindi po bago para sa atin. Tama po ba? Pero simula noon hanggang ngayon, andyan pa din po kayo para manatili at magbibigay ng suporta sa MMTF. Kaya nga, sabi nga ni Press Arnold kanina, normal na po sa isang organization na may lalabas pero may dumarating. Kaya next time, yung MMTF, ano nga ulit ang meaning ng MMTF? Pakisigaw nga po. Mataan ang masa task force. Papalitan natin yan sa mga matitibay at talagang matatag sa MMTF. Papalitan natin ng manatiling masaya tayo forever. Yan po yung mga MMTF na mula noon hanggang ngayon, andito pa din kayo para magbibigay ng voluntarismo, hindi para sa sarili, kundi para sa Diyos at para sa bayan. Palakpakan naman po natin ngayon. So, siyempre, ating napakasipag at napakagwapong Regional Director Ardi Castañares. Palakpakan nga po natin si Ardi. Actually, magkwento lang ako ng konti kung paano kami nagsimula sa Dagupan. Noong 2017, yung po yung unang tinatag namin ang MMTF Dagupan, nag-start lang po kami sa ilalim ng puno. Tandaan niyo po, Ardi. Ayan po. So, ayan po. Ikwento ko lang kung paano tayo nagsimula. Yun. Actually, yung MMTF, the Dagupan Chapters, actually, nagsimula lang po kami nag-meeting sa ilalim ng puno, sa likod po ng bahay ni Ardi. Yung po yung kauna-unahan naming meeting, na kung saan pinag-uusapan, sino yung magiging leader, sino po yung magiging members, paano palakihin ang grupo. Noon, akala ko, baka kwento lang to, pero baka hindi magkatotoo. Kaso nga lang, sa pamamagitan ng tiwala at suporta, may mga tao talaga, totoo, tumayo, pero hindi nagtagal, hanggang sa dumating sa time na nagulat kami, si RD, hindi naman officers noon. Kumbaga, si RD is isang members ng DIPO, kagaya ko.
na tagapalakpak at tagatawa lang din. Kaso nga lang, dahil sa kanyang paniniwala na kung saan yung mission at ambition ko, nakita ko at nakita niya rin. Kaya sa mga taong hindi tumuloy, hanggang ngayon, hindi na po namin nakikita talaga. Pero si Ardi biglang lumutang, biglang tumayo. At ang good news, mula noon hanggang ngayon, si Regional Director Wilmer Castañares, siya na po ang isa sa mga nagpapatutuo at the same time, isa sa mga nagiging motivator dito sa Region 1 para patatagin at patibayin ang MMTF Region 1. Kaya palakpakan nga po natin si Ardi. Yung kwento na simula sa ilalim ng puno. Pero ngayon, imagine mo, nasa malamig na lugar na tayo lahat. Malamig! Pero lahat naman po talaga tayo. Sabi ko nga, walang imposible. Sabi ko nga, maraming mga members nahihirapan, maraming mga members minsan nadidismaya na. Maraming mga members na kung saan tinatanong na nila ang bawat sarili nila, tama pa ba yung ginagawa natin? Pero ang tanong, bakit hanggang ngayon nandito pa rin tayo? Kasi yung nakita ko kasi at nakita nyo rin, isa sa mga nagiging solusyon para patatagin ang peace and order dito sa Region 1 at hindi lang sa Region 1 kundi sa buong mundo. Kaya thank you po talaga sa inyong lahat. So, actually, kami naman bilang isang national president, alam ko, kahit nahihirapan po tayo, pero kami, patuloy kaming gumagawa ng solutions, pamamaraan para magiging matibay po ang ating samahan. Nung nakaraan lang, kung nakarating po kayo sa Krami, sino po yung nakarating sa Krami? Doon sa mga nakarating sa Krami, although thank you po talaga sa inyong suporta, thank you po sa inyong tiwala, thank you po sa time. Alam kong napuyat po kayo nung panahon na yon, alam kong napagod po kayo, gumastos, pero sa awa ng Diyos, lahat po pansin ko naging masaya. At the same time, nagkaroon po tayo ng karagdagang kaalaman para magamit natin. Lalong-lalo na po sa lahat ng activities natin. Every day, every night, every month, na kung saan. Ito po yung isa sa mga objective po talaga natin sa MMTF. Yung peace and order at saka yung anti-crime. So, tinuro sa atin yung anti-terrorism, yung drugs awareness, the citizen's arrest, Basus Law, na kung saan kahit basic lang yung tinuro, pero at least may mga bagay na kung saan nagkaroon tayo ng idea. In case of emergency, hindi man mangyari sa atin, at least dun sa mga taong kakilala, kaibigan na humingi ng tulong, at least pwede natin ibigay yung idea mayroon tayo. Tama po ba? So ngayon, nung nakaraan, so napunta po ako sa PMPD para po i-present po ang MMTF ulit. Dahil sa nung nakaraang mga araw, nakaraang linggo, alam naman natin, pinag-usapan na kung saan nasisira ang pangalan po ng PMP dahil sa illegal na droga. Kahit sa TikTok. Kung siguro, kung nanonood kayo ng Facebook, nanonood kayo ng mga TikTok, yung ang drugs po ang nagiging dahilan kung bakit po hindi na maituloy ang kwento. Tama po ba? Kaya wag na po inyong sayangin ang pagkakataon kasi ang drugs, hindi po kahit sa mga ordinaryong mamamayan, kahit minsan, nagagamit ang ating PNP para pagsamantalahan po ng mga masasamang loob yung kanilang mga posisyon. Kaya po tayo, tutulungan natin sila, hindi para maiangat yung kanilang posisyon, kundi i-maintain natin ang peace and order at the same time, matatamasan ng mga sumusunod na mga henerasyon. Kasi palagi ko itong sinasabi, yung ginagawa natin, hindi po para sa personal
natin, kundi para sa mga sumusunod na eleksyon. Karating ang time kung magiging kabaya tayo at lahat ng concern, iasa natin sa gobyerno. Baka pagdating ng araw, hindi mo lang namalayan, anak mo na pala ang nagiging biktima. Kung hindi na involved sa drugs, kung hindi na involved sa snatching, kung hindi na involved sa nakawan, baka ma-involved pa sa mga rape dahil sa kapabayaan. Kaya ngayon pa lang, itong ginagawa natin, kahit mahirap, walang sweldo, walang allowance, na kahit anumang ine-expect na kapalit, pero andito po tayo lahat para ipagpatuloy ang ating nasimulan. Kaya thank you po sa inyong lahat para pagpapalit. Kasi kapapansin ko, ito sa Dagupan, ngayon ko lang nakikita, yung upuan pala nakakapagpatirik ng mata. Akala mo nakinig pa yung pala. So, actually, ngayon po, para sa inyong kaalaman, malapit na din po ilalabas ang ating Memorandum of Understanding from PDIG, PNPDIG, DIG is Drug Enforcement Group. So, magiging katuwang na rin po tayo ng PNPDIG para tulungan natin sila para patatagin at palawakin ang pagsupo ng illegal na po. So, kahapon, na-invite din po ako sa isang seminars po ng NICA. Kung alam niyo po yung NICA, ang NICA ay isang departamento na hindi po under ng PNP at ng PFP, kundi isa sa pinakamataas na intelligence division under of the Office of the President ng Malacañang. So, abangan niyo po, baka itong buwan o next month, yung ating memorandum ulit para sa NICA, ilalabas na rin po natin yan. So magkakaroon po tayo ng panibagong documents na hindi lang po sa PNP kamprami hanggang sa pinakamataas ng departamento ng ating pamahalaan, magiging affiliated po tayong lahat. Kaya thank you po tayo. Kaya darating ang araw, mangyayari ikaw at tayong lahat kikilalanin bilang isang kabahagi ng PNP at ng Office of the President. Kaya thank you po talaga. Yun. Ang isa sa mga programa namin, ipapaalam lang din po namin sa inyo na kung saan malapit na rin po namin ilabas ang isang apps alert para sa pag-rescue, pagtulong, na kung saan dati palagi natin inaasahan yung tawag sa cellphone, tawag sa mga, kung alam mo yung mga 911 or kahit anumang mga codes na kung saan binibigay sa PNP. Pero yung apps alert, pag nagiging atin na, mapapakinabangan natin yan sa pamamagitan ng pagsubong at paghingi ng tulong sa pamamagitan ng kahit anumang departamento. Mula sa PNP hanggang sa fire, hanggang sa medical team. So, ito po yung agarang aksyon na kung saan magagamit natin sa kahit anumang oras. Kaya, kunting panahon na lang, isa-serve na namin yan sa inyo. Nantay na lang namin ang go-signal ni Colonel Mark Puntargas. Pag okay na, lahat po tayo. Kung gugustuhin natin, pwede tayo magkaroon. Okay na mo yun? So, ito yung pinakamas magandang good news. Gusto niyo ba good news? Yes! Good news! Yes! So, ang ating MMTF Damayan, papalitan na po natin ng Alalayang MMTF. Gusto nyo ba yun? Yes. Parang hindi ko naintindihan. Yes. Dati, eto ha, makitasa po ng makinig lang po tayo konti. Kung dati, palagi tayong nakadepende in case of emergency dun sa tinatawag na Damayan. Yes.
Amilier, damayan? Amilier? Yes po. Sino po yung nakakakuha na po ng damayan? Pasino po yung gusto na po ng damayan? Mamayang gabi, dadamayan namin kayo. Pejok lang po. So ang damayan po kasi kung minsan iniisip natin, nakakatulong naman. Tama po ba? Kaso nga lang, minsan napapansin ko nagiging pressure ang ating ibang chapters. Ama, mali. Minsan iniisip namin, walang pundo ang chapters para magbigay ng damayan sa ibang nangangailangan. Meron ba ganon? Halos karamihan eh. Tama? Halos karamihan eh. Nahihirapan pagdating sa damayan eh. Tama, mali? Alam mo kung anong magiging dahilan? Walang pundo ang chapters. Kaya kung minsan, kapag may damayan, naghihintayan pa kailan mangolekta, at sino mangolekta para mabuo ang ating tulong para sa ating members ng MMTF na humihingi ng damayan sa atin. Tama po ba? Pero ngayon, babaguhin namin yan. Alalayang MMTF, gusto nyo ba to? Parang di ko napansin. Yes! Excited ba kayo sa MMTF alalayan? Alalayang MMTF? Yes! Ang good news, kasama po natin ang pinakamalupit nating partners na IT. Isa sa magiging katuwang po natin, thank you po, Kuya Jan. Opo na po. Si Kuya Jan, bukod sa members po siya ng MMTF, members din po siya ng Eagles. So, 3 years na po kami nagkakilala, although siya po ang gumawa ng website ng Lazada at yung ibang mga iba't ibang company na mga online services kagaya ng mga buyer center, Bell's Female, Travel and Tours, mga iba't ibang mga remittance centers, sila po ang gumubuo ng mga ganong sistema. Ngayon, ang good news, yung idea niya, isa-share niya po sa atin. At the same time, tutulungan niya tayo para magkaroon tayo ng convenience na assistance para hindi na po kami maniningil sa inyo isa-isa. Palakpakan niya po natin si Kuya. Kasi sa nakikita ko kasi sobrang laki na ng grupo. Kaso nga lang pagdating sa financials, hindi pa rin natin naintindihan bakit kailangan natin bitawan yung salitang financials, tulong para sa ating mga ka-MMTF family. Minsan kasi, sa totoo lang, kapos din kasi tayo, kaya naunawaan ko din po kayo. Kahit sabihin natin 20 pesos, 30 pesos, parang kung minsan, sagat talaga eh. Tama, mali? Tama. Pero ngayon, yung sistema ang gagawin nila, sa tulong din po nila at sa tulong nating lahat, gagawin natin to para magkaroon tayo ng magandang benepisyo, hindi sa pamamagitan ng pera, kundi hindi sa pamamagitan ng 50 pesos, hindi sa pamamagitan ng 100 pesos, kundi sa pamamagitan ng 2 pesos. Na kung saan nakita namin na sa members po ng MMTF, bakit maraming humihiwalay at maraming nawawala? Kasi kung minsan, yung pondo at yung tulong hindi nararamdaman. Ama, mali? Hindi nararamdaman. Minsan, nanghihingi ng ayuda, nanghihingi ng tulong. Damayan, wala eh. Minsan, ang nag-aabot, 800 naman tayo. 800 lang. Eh, magkano isang dosinang kape? Kulang pa, tama. Kaya ngayon, sa nakita namin, mag-initial tayo doon sa active members po ngayon, ang MMTF, meron po tayong active members, 35,000. Kung individual, magbibigay ng 2 pesos, magkano tulong na ibibigay namin sa inyo? 70,000. Okay na? Ang kagandahan nito, yung 2 pesos na ibibigay ng bawat membro, hindi namin sisingilin isa-isa. Bakit? True system ang gagamitin natin. Pwede na o pwede na? Pwede. 70,000 kapag natulungan ng isang kapamilya or MMT family,
70,000, malaki o malaki-malaki? Malaki. Kasi ang kagandahan nito, any cost of death. Kahit namatay ka na tulog, kahit hindi namatay sa aksidente, kahit namatay ka sa sarap, may bayad ka. Kahit magsarap ang pinag-uusapan, tawa ka ng tawa. Imagine mo, sa insurance, nagbabayad tayo ng 155 pesos or 200 pesos. Pero imagine mo, ang magkaroon lang ng benepisyo is yung accidental death. Tama po ba? Ibig sabihin, kailangan mo muna ma-accidente bago mo matanggap ang 100,000. Pwede? Pwede o pwedeng-pwede na? Pwede na sana, pero ang problema, ang aksidente, bihira po kasi. Tama mali? Mas karamihan ang namatay sa sarap. Diba? Mas marami po kasi yung namatay sa normal death. Mas marami, promise. Bihira lang po yung na-aksidente. Pwera lang talaga kung talagang gusto mo na talaga magiging ano, gusto mo na talagang ay, yung mga taong sawa na sa asawa. Kasi minsan dininate nila tapos tinutulak sa EDSA. Para ma-claim lang po ang 100,000. Pero joke lang po yun. Pero tandaan nyo, itong system na gagawin namin, alam ko, ito yung makakatulong sa atin. Bibigyan lang namin kayo ng idea. Online registration. Gumagawa kami ng apps ngayon na kung saan dapat mag-register po tayo isa-isa. At the same time, lahat ng mga members na nag-register sa online, nag-register sa apps, magkakaroon po ng benepisyo nakadepende sa bilang ng membro. Pwede na o pwede-pwede? Kaya kapag halimbawa, nilabas na po namin ng apps, huwag niyo pong patagalin at huwag niyo lang pong questionin. Kasi alam niyo po kung bakit. Lahat po na magiging register doon, para po sa inyo yun. Hindi po yun para sa amin. Pagkakaroon din po, doon na rin po namin kukunin ang funding ng bawat chapters. Napakaganda po nito. Kasi alam nyo, kung dati, nakita naman natin kung paano tayo nagpapadami. Pero ang problema, pagdating sa budget, wala tayo lahat. Ngayon, bibigyan namin kayo ng konting idea. Sa lahat ng mga members, pag once na nakapag, mayroon kayong pinasok na gustong magiging part or member po ng alalayang MMTF, kahit sino man sa inyo, magkakaroon po ng 100 pesos. Ang tawag po doon ay CI Talent. Kaya po kasi bibigyan ka ng 100 pesos kasi bago mo siya i-members, dapat i-CI mo muna siya para malalaman mo kung talagang legit ba yung taong pinasok mo. Or baka mamaya, 50-50 na, naghihintay na lang sa alalayang MMTF, kaya gustong-gusto mo. Ama, kakit, kamag-anak, kakilala, pinasok, nasan yung tao? Hindi na po makalakad eh. Dikit na po sa balik, naghihintay na lang ng kamatayan. Huwag naman ganun. So dapat, alam niya po, kung tao ba yan, hayop ba yan, or hanggang kailan lang ba siya. Kasi baka mamaya, hindi naman, baka mamaya, gagamitin lang din ng MMTF para sa personal na interest. Tama? So once na pinasok mo, may 100 ka. At ang good news, magkakaroon din po ang chapter ng magkakaroon din po kayo ng chapter fund para lahat po tayo magkakaroon po ng pondo. Once na nagiging members na po kayo, yung apps na yon automatic. Once na may pondo at may nasawi sa pamilya ng MMTF, makakarsid po kayo ng advisory. Na namatay si ganito, basta mga message na kung saan, tungkol sa mga tulong na pwedeng tulungan.
pag nag-type po kayo ng yes, automatic magbabawas po yung system ninyo ng 2 pesos. Hindi na po ninyo kailangan pang singilin kasi bakit? Automatic po yun sa system. Magbabawas po siya ng 2 pesos at yung 2 pesos na yun, itutulong natin sa mga nangangailangan. Pwede o pwede? Pwede! Ang 2 pesos sa totoo lang, hindi na po yung pera sa panahon ngayon. Pag bata ka, binibigyan mo ng 2 piso, dilapat ito po ulit sa'yo eh. 5 piso nga, di na nga tinatanggap eh. Tama, mali. Kasi ang gusto, 20. Pero yung 2 piso, okay lang po ba? Pakinabangan natin sa alalayang MMTF. Okay lang ba yun? So, pag dumating na po ang system, ipapaliwanag namin yan, iikot kami sa lahat ng chapters, sa lahat ng region, para ituro namin sa inyo paano gamitin ang system at the same time, paano ninyo pakikinabang. Okay lang ba yun? Para magiging convenient na po kayong lahat. Chapter, hindi na po ninyo kailangan magpakahirap kasi eto na po yung solusyon para sa inyong pangangailangan. Kaya palakpakan nga po natin ulit ang bawat sasakot. Palakpakan din po natin ang ating mga magagaling na IT. So, abangan nyo lang po yun kasi next month or etong week na to, sisimula na po namin gagawin yung website. Pero darating po tayo dyan. Bago matapos, Sir Jan, expected, kailan matapos ang system? Next month? First week? Second week? Third week? Second week? Okay lang po ba? Palakpakan natin si Sir Jan. Gagawin natin kakaiba ang MMTF. Kapag ka lumalaki ang grupo, kasi ba, mas lalo mapapabilis ang paglaki ng grupo dahil sa alalayang MMTF. Sa halagang piso, 2 piso, pero tandaan nyo, ito yung way para lumaki tayo. Dadami ang MMTF at the same time, mas marami tayong matutulungan. Tandaan nyo, kahit kapitbahay nung dating ayaw ng MMTF, ngayon mamahalin nila ang MMTF. Kaya dito na po, matutupad yung MMTF yung dating MMTF, mata ng masa tax force, pero ngayon, manatiling masaya tayo forever. Palakpakan naman po natin. So, dun sa mga bago at sa mga papasok pa lang sa MMTF na nandito, thank you po sa inyong pagtiwala sa MMTF. At sa mga luma naman, maraming salamat din po sa inyong pagtitiis. So, MMTF, Dagupan Chapters, Adi, thank you po. So, happy 5th year anniversary, Dagupan Chapters, mabuhay po ang MMTF. Thank you. Yan po, si founder Samuel Salmeron. Thank you very much. Saika, so, palagpakan natin muli ang aking national president at ng task force ng MMTF, Dagupan City. Maraming salamat po. Maraming salamat. So at this point po,